Nahihinaan ako doon. Gusto ko yung pinakamalakas. Langa, Batangas, 2nd District! Pinakamalakas na palakpakan sigawan para sa ating distrito! You may take your seat. Maraming, maraming, maraming salamat po. At kayo'y naririto. Truly, we are one in welcoming Quadcom and our dearest speaker, Martin Romualdez. Palakpakan po ninyo ang ating distrito. Sa lahat po ng taga-Mabini, nasan ang taga-Mabini? Yehey! Sa ating mga kababayan sa Bawan! Kababayan from San Pascual! Kababayan from San Luis! Kababayan from Lubo! And of course, we have an island municipality. Nasaan po ang taga-isla ng Tingloy? Yehey! Maraming salamat po sapagkat kompleto ang ikalawang distrito ngayong tanghaling ito. I wish to remind you of one of my important and favorite sayings. Ang palagi ko pong sinasabi, if Muhammad cannot go to the mountain will go to Muhammad. Ngayong tanghaling ito, we are all witnesses. Hindi guman po kayo lahat madala sa Kongreso. Kayo ang saksi. Kongreso na ang dumating dito sa ating distrito. And I wish to express my enormous thanks and gratitude sa atin pong mga kasama sa Quad, because all of you know the history of Beatrix. With all due respect, kandidatong Congresswoman 2022, wala mang nakasamang kapitan at mayor noon, ipinaglaban at iniluklok ng taong bayan. Palakpakan po natin ang ating mga kababayan. But of course, we acknowledge the presence ng ating mga mayors na naninindigan na sa Beatrix ngayon. I wish to acknowledge the presence of the Honorable Mayor of Tingloy, Mayor Larry Alvarez. Palakpakan po natin. The Mayor of San Luis. Let us give a round of applause for the Honorable Mayor Oscarlito Hernandez. Kasama din po natin our incumbent Vice Mayor, soon to be Mayor of San Pascual, Honorable Lynn Castillo. And of course, ang atin pong konsehala ng bayan at mga minamahal na kapitan ng bayan ng Bawan. Can we request them to please rise? Public officials of Bawan, Konsehala Trix Abraham, Bayan ng Bawan, palakpakan niyo po sila. I wish to acknowledge as well ang Bayan ng Lubo. Of course, naririto po ang ating kasalukuyang Vice Mayor and soon to be Mayor as well. Palakpakan po natin Vice Mayor Ibong Alfiler. I wish to save the best for last. Ang taong nasa likod ng mahal kong Mayora, ang nag-iisang John Lloyd sa buhay ng Congresswoman. And of course, ang magbabalik na Mayor ng Mabini, my one and only Mayor Noel Beatrix Luistro! At syempre, samahan nyo naman po akong pasalamatan ang ating mga panauhin ngayon, sapagkat si Beatrix, baguhan, beginner, neophyte, pero tinanggap, tinangkilik, at sinamahan ng ating highly respected members of the 19th Congress who truly inspire me in my engagements in different committees and ultimately
sa inaabangan ninyong lahat, ang Quadcom. Kayo ba sumusubaybay sa Quadcom? Taas ang kamay na sumusubaybay sa Quadcom! Malakas na palakpak at sigawan para sa Quadcom! At syempre po, ito pong husay at galing ng Quadcom na ito ay binubuo ng aking mga boss doon sa Kongreso. As I have shared before Quadcom, si Beatrix po, member ng Dangerous Drugs. Chairman ko, si Chairman Ace Barbers. Si Beatrix po, Vice Chairman ng Public Accounts. Chairman ko, ang atin pong napakagiting Congressman Caraps Patuano. And then I was deputized by our Senior Deputy Speaker Don Gonzales to join public order kung saan naging chairman ko po, Chairman Dan Fernandez. And then I was about to be deputized in the Human Rights Committee, kaya lang we agreed about the commonality of issues, circumstances, and persons which lead us to creating what we call now Quadcom. Sa kanila pong lahat, wala akong itulak kabigin. Sila po lahat ay mga iginagalang, batika, veterano, at magagaling na congressman. And truly, kung ano pong nakikita nyo sa akin, that is a product of inspiration of all my colleagues in the Quadcom. Kaya palakpakan po natin ang Quad Committee. Of course, the rest of the Kongs, Kong Jenny Pimentel, Kong Romy Acop, Kong Keith Flores, and Kong Rog Gutierrez. Sila po'y matagal ko nang nakakasama. But of course, our ties deepened the moment we started our engagement as members of the Quad Committee. But you have to realize, whatever you are witnessing right now, ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Erno, tama? Tama? Walang perpektong gobyerno. But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating Ilalawigas. I do not want to prolong my message dahil mas gusto ko i-enjoy nyo ang bawat salitang mapapakinggan nyo sa aking mga kasamang congressman and most of all, sa leader ng Kongreso, the Speaker of the People. No? That is his concept of the Congress. It is not the House of Representatives. Instead, it is the House of the People. At karangalan ko po na ngayong tanghaling ito ay kasama natin ang iginagalang, pinakamabait at pinakamagaling na Speaker ng Kongreso ng Pilipinas, Batangas 2nd District, ang ating pasasalamat at pagmamahal, iparinig sa pamamagitan ng pinakamalakas na palakpak at sigawan! Before I end, I wish to acknowledge the presence of all PNP personnel,
all personnel and officials from DepEd, and of course all our partners from the Department of Public Works and Highways. Indeed, this is a collaboration of important agencies which we are giving light already through the leadership of our very dear speaker. Once again, maraming maraming salamat po sa Quadcom at higit kay Speaker Martin Romualdez. Malakas na palakpakan, sigawan po! All right, thank you very much, Com! Drinking Victrix, for that inspiring message. Alam niyo po, I can see the humility from our congresswoman. Ano po? Because she draws her strength because she is inspired. Dun po sa mga miyembro po, ang ating po mga congressista sa ating pong Quadcom. And yes, Master Dan? Isa lang ang masasabi ko, wala na akong masabi. Tama! And you guys, Sir Tats, tunay ba na bumabaha at bumabakyo ng Bihara sa second district? It's all because we have the best speaker of the House of the Representatives of the 19th Congress. Tama po ba yun? Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Congresswoman. It's not House of Representatives daw po. It is House of the People. Grabe, sobrang remarkable sa akin ng Sir Tats. Damang-dama ang pagmamahal ni Congresswoman sa atin. Kaya tayo, ipakita natin ang pagmamahal natin kay Congresswoman sa paraang ating makakaya. Magandang hapon po sa inyo! Nagulat ho ko doon, hindi ho ko nasabihan ni Congresswoman Jinky na ako po'y magsasalita. Pero sa ngalan po ng aking mga kasamahan sa ating mababang kapulungan at ang aming leader na si Speaker Martin Romualdez, kami po ay nagagalak na nakarating dito sa inyong lugar sa Batangas. Maraming salamat po. Dito ho sa aming pagbisita sa inyo ay isang patunay para sa inyong mga taga-Distrito 2 dito sa Batangas na ang inyong kongresista ay nagtatrabaho. Palakpakan po natin si Congresswoman Luistro. Ngayon din po, nagkaroon kami ng pagkakataon makilala ang ating mga local chief executives ng Dirito, lalong-lalo na ang tinatawag na John Lloyd dito sa inyo. Walang iba kundi si Mayor Noel Luistro. Alam niyo po, isang pagkakataon ito para sa amin, para pasalamatan ho ang constituents ng 2nd District of Batangas sa inyong patuloy na pag-suporta sa Quadcom. Ang Quadcom po, ang layunin ng Quadcom, walang iba kundi ho ilabas ang katotohanan. Yan lamang po ang aming layunin. Wala po kaming ibang hiling kundi sana po mag-cooperate yung aming mga tinatatawag na mga witnesses. Nang sa ganun, lumabas po ang katotohanan na matagal nang hinihintay ng taong bayan. Di po ba? Makakaasa kayo, mga kababayan, na itong Quadcom ay patuloy na maninindigan, patuloy na po protektahan ang interes ng ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang aming pangako sa inyo. Sa leader ho namin, walang iba na nagsabi ang direksyon sa amin. Quadcom chairman, apat po kaming chairman. Ako yata pinakamatanda sa mga kasama kong chairman. Isa lang ho ang direksyon ng aming investigation. Papanagot ang mga dapat managot at higit sa lahat, kami po ay makapagpanukala ng mga batas para ho sa kagandahan ng ating bagong Pilipinas. Yan po ang asahan ninyo sa Quadcom. Maraming salamat, magandang hapon, and thank you Congresswoman Jinky Luistro. I am honored to introduce to you the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Bagong Pilipinas!
alam mo naman, dapat maayos ang sound system kahit andito sa harap ng quad kung ng Kongreso. At syempre naman na kailangan ko ipakilala ko yung mga kasama ko sa liderato ng Congress. Ang ating Senior Deputy Speaker from Pampanga, Congressman Don Aurelio Gonzalez. Ang lead chair ng ating Quadcom, the one and only Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Our Abang Lingkod Park District Representative Carabs Paduano, chairman of our very, very important pag-umitinit, siya siyang co-chair natin, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, Antipolo 2nd District Representative Romeo Ako, isa sa isang magaling na bugado at very active dito sa ating quad, Pukidon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores. Ito, sikat na talaga kasi artista talaga, pero bumalik sa Kongreso. Siguro kailangan na tumayo siya at lumapit dito kasi gagawa siya ng pelikula tungkol sa quad. The one and only Manguna Don District Representative Don Bernalus, tumayo ka naman, pakilala dito. Halika naman, sige naman. Ayan o, tanggalin mo yung salamin mo. O, kamusta si Kasi? Sige. Ito, siya ang sinasabi sa neophyte na representative, pero sa Kongreso, siya isang cast ng bayan. Ha? Our congressman from the One Rider Parties, Congressman Representative Raj Gutierrez, to Bawan Mayor Ryan Dolor, and our sanguling bayang Bawan, of course, our former Mabini Municipal Mayor Noel Ristro, sa lahat ng mga mayor natin, kay Pingloy, of course, from I think San Luis, San Pascual, Lupo, Bawan, of course, and the other municipalities of the 2nd District. Bawan, Technical Degree High School Principal Dulce Amor Abante, Schools Division Superintendent Dr. Marites Ibanez, our Department of Works Highways Regional Director Engineer Sonia Paglicawan, our dearest Batanggenios, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. Pasensya na, babasahin ko ito yung speech kasi kanina pa hinanda ito ng mga staff ko, baka magalit sila kung hindi ko babasahin ito. At saka maganda naman yung mensahe. Sa ating mga kasamahan sa malaking kapulungan ng Kongreso, kapungunan ni Senior Deputy Speaker Congressman Don Aurelio Gonzalez, at sa mga chairman ng miyembro ng Quad Committee, sa mga opisyal sa magulang, guro at pag-aaral ng Bawan Technical Integrated High School, sa mga opisyal ng Bawan, ng Bayan ng Bawan at ang mga panunahin, magandang araw po sa ating lahat. Okay. Mukhang nahihirapan tayo dito. Oh, Lobo! Malayo, malayo. Kayo naman, mga ano, home court advantage ninyo. Ha? San Luis! Huwag ganito na lang. Nag-usap kami ni Ma'am Jinky. Okay na, okay na. Panalo lang kayo. Dahil yan, mga 2,000 kayo ngayon ng araw na to. So, pukunin natin yun, no, ipagkalat ng mga pangalan ninyo. Tatlong libo pala kayo, 3,000! Okay, lahat na lang dito ngayon makakatanggap ng AKAP
para sa mga estudyante, isip, 15,000 yan, 15,000 para sa mga estudyante, scholarship. Ayan na, ayun. O sige, sige, sige. Panalo tayo lahat dito ngayon. Maraming maraming salamat. Basta kukunin niyo, ano, kongresuman lahat ng pangalan niyo, kayo, lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. At kung libo po kayo, siguro, pwede na akong umuwi. Lumalaki ng sunog. Hindi, handog ng buong kongreso sa lahat ng mga Batanggenyo na Segunda District. Larga! 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 O sige, lahat to, para hindi nyo kalimutan, hindi lang naman si Speaker at si mga kongresista ay mga nabibigay ito. Lahat ito, yung mga akap, isip, ay sa totoo lang po, yan po ang handog ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Palapan mo natin siya! Sa totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, nalikas sa kanina umaga, pumirma ang ating mahal na Presidente yung batas na Magna Carta pa sa mga seafarers. Pagkatapos ng signing ceremony, nalarga na kami sana. Pero sabi ni Presidente, Speaker, Speaker, hali kayo. At tinuro pa niya, tuwang. At napaganda ang inagawa niya sa Kongreso. At siguro naman, hindi ako mapakamali kung anong mensahe ng ating Presidente para sa iyo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Jiggy Nuestro para sa Kongreso! Larga! 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 Palapak mo natin siya! Magaling talaga eh! Tama yung sa Kongreso. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlo! Tatlong building! Para sa 8,000 estudyante dito, yun pong handog ng ating Kongreso para sa Segundo Distrito. Hindi lang isa, tatlong school building. So ayusin mo yung groundbreaking ha, para hindi lang isa, pangatlo. Okay, ganoon na lang talaga ang may dinag-mensahin natin kaya ang programa natin, mahal na Presidente. Ako, si Martin Romualdez, bilang leader ng House of Representatives, kasama ko dito ang liderato ng House at mga miyembro ng Quad. Handang-handa kami maglingkod, magsilbi, makinig sa mga hinay niyo sa Batangas. Mabuhay ang Bawan! Mabuhay ang Batangas! Mabuhay ang sabay ng Pilipinas! Damo-damo salamat!